So mga tol, muli na naman pong nagpakitang gilas ang anak ni Manny Pacquiao na si Emma Bacco sa Pacquiao. Sa kakatapos lang po kasi ng laban nito kagabi sa Davao City kontra sa kapwa Pinoy na si Rayjon Arquita, 6-rounder bout sa lightweight division. Tinalo ni Emma Bacco sa itong si Rayjon mga tol sa pamamagitan ng technical knockout sa round 3. Matapos sumuko itong si Rayjon mga tol kay Bacco nang maubusan ito ng hangin. Nakipagsabayan kasi ito kay Bacco mga tol sa round 3 at naubusan ng hangin. Hindi na nga po niya nagawang ipagpatuloy pa ang laban. Dahil dyan mga tol, hininto na ng referee ang laban. Dahil sa panalo ni Bacco mga tol, nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record sa 4 wins, no losses and 1 draw with 4 knockouts. Habang bumagsak naman ang record ni Rayjon sa 3 wins, 3 losses with 1 knockout. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong i-announce kahapon ng Treasure Boxing Promotion na kasado na ang laban ni Janrel Casimero versus Saul Sanchez na magaganap na ngayong October 13 sa Japan. Agad-agad nga pong pinost ni Quadro Alas mga tol ang poster nila ni Saul Sanchez. Nagpasalamat si Casimero mga tol sa lahat umano na patuloy na sumusuporta sa kanya para daw sa Pilipinas ang laban na yan. At dadalin daw niya ang bandila ng Pilipinas. So maipagiganti kaya mga tol ni Casimero ang dalawang Pinoy na tinalo ni Saul Sanchez? Kung matatandaan kasi natin mga tol, tinalo ni Saul Sanchez ang dalawang Pinoy na si Arby De Niega at Arthur Villanueva. Hindi nga po natatakot mga tol si Casimero na maglabas ng training niya, pero limitado naman po ang inilalabas nila mga tol para hindi masilip ng kalaban. Natanong nga po si Jason Casimero mga tol ng isang pan kung ano daw ba ang diet ni Quadro Alas. Sagot ni Jason Casimero mga tol, sekreto lang umano yan at hindi dapat daw nila sabihin. Sabay nagbiro si Jason Casimero mga tol at sinabing palaka daw ang diet ng utol niya. Sinigunda naman ni Quadro Alas at sinabing tinolang palaka daw ang kinakain niya. Samantala, sabog na nga din po sa bansang Japan ang balitang lalaban si Casimero. Ibinalita na nga din po kasi mga tol ng mga boxing website sa Japan nakasado na ang laban ni Casimero versus Sanchez. Subalit marami po ang nag-aalalang mga fans dahil sabay daw ang laban ni Casimero dito sa malaking laban na magaganap sa Ariake Arena, Tokyo, Japan, kung saan lalaban dyan si Takuma Inoue. Dedepensahan niya ang titulo dito kay Seiya Tsuchimi. Pero walang dapat ikabahala mga tol dahil magkaibang oras naman daw ang laban na yan. Sa tanghali mag-uumpisa ang laban ni Casimero versus Sanchez, habang gabi naman ang laban ni Takuma Inoue. Kaya mapapanood pa rin natin mga tol ang parehong laban na yan. Pero may lalaban din mga tol sa October 13 at bandang umaga naman po yan magaganap. Yan po ang laban ni Shakur Stevenson versus Joe Cordina, kung saan didepensahan ni Shakur Stevenson ang kanyang WBC lightweight belt. October 12 po yan sa Riyadh. Pero pagdating sa atin mga tol, October 13 na po yan at araw ng Linggo sa umaga. Marami na naman ang kumakantsaw kay Stevenson mga tol dahil wala na naman umanong pangalan na makakalaban ito. Tinanggihan daw ni Stevenson ang offer sa kanya ng top rank na $3 million every fight. At nag-iba ng ruta si Stevenson, pumirma ng fight contract kay Eddie Hearn ng Matchroom, pero hindi naman big fight ang laban. Pero bali-balita mga tol na ngayon lang daw yan, pero sa susunod na laban daw ni Stevenson, malaking laban na daw ang magaganap.